talk to my channel. So, ang sister ko, kung paano kami magkakilala ni Kuya Gilbert, Boy Saludiba. So, hindi pa kami magkakilala ni, hindi pa kompleto ng computer shop, eh kilala na ako ni Kuya Gilbert. So, ang unang pinasok ko muna sa computer shop si Mark, dapat ako, dapat napasok ko. So, kasi, medyo nag-extra ako noon kay Ate Trisa sa Grace Growing Thinker sa business niya dati. Extra muna ako noon. Siyempre, nag-aalaga ako dati kay Papa. So, nag-PMSA kasi Raquel na kailangan daw siya magtrabaho. Kailangan, may kailangan daw isang tao makapasok daw sa computer shop. Buon sa Prisco, sa may barangay Damayan, Quezon City. So, sabi ko kay Raquel na si Mark na lang. Umayag naman yung pinsan ko, si Mark, Jason Miranda. So, ang nangyari, ang unang-una kong nakita si Ray, bago ko nakita si Kuya Bert. So, nung nakusap ko si Kuya Bert, parang hindi pa kami makatrabaho ko, lala ko na siya. Siguro mga November 2006, siguro bago mag-December. So, hindi ko ma-expect na napakabait talaga ni Kuya Bert. Tapos, nung test time na nandun ako sa Ilocos, 2006, nandun ako nag-weird. Yung last, nakasama ko si Papa nung Pasko sa kabagong taon. So, doon ako nagsimula, noong January 1, dapat January 10, nandun ako sa computer shop. Piyan na naman sa akin si Raquel na kailangan daw ako ni Ate Put sa computer shop. So, January 5 ako tinanggap sa computer shop 2017. So, mga nainom po lang ako itong mga parang tatasayin ako. Pero ang nangyari, first day po makakasama si Kuya Bert is January 8 siya nakabalik sa Manila. Nauna mo na si Ray pong umuwi nun sa trabaho. So, siyempre, para sa akin, mahirap talaga mawala ng kaibigan. Parang nakakaano. So, si Kuya Bert, kahit ganyan niya, napakabalik yan. Malaga na ulo ko na loob din sa kanya. Hindi ako nakapaniwala sa kanya baka wala. Siyempre, pinagdasal ko din, guys. Mahalin niyo yung kaibigan niyo habang kanyang pa sila. Mahalin niyo na parang suri niyo kapatid. Wala ang happiness nyo. Kaya sulitin nyo. Kasi alam ko guys, sobrang sakit. Wala na kaibigan. Siyempre sa matasayang memories namin sa computer shop. Wala nung nalaksan ang computer shop, parang dumurog ang puso namin. Alam mo, hindi na namin masisisi. O baka tumalis na kaya yun ang masyang may matalang nilang papatid ko.
sarap ilogan. Minsan kapag meron talaga akong pera, ang sarap nilang ilibre si Ray at si Kuya Bert. Kami pag kami tatlo lang, bumibili kami ng milk tea sa kalbigong ko sa SP. Tapos, sa Warma, minsan nagkukuk kami, bumibili kami ng tinangag kapag lunch time. Minsan ang saya-saya namin pag sabay-sabay kami nagla-lunch, pag out ko. So guys, sarap talaga nilang ilibre yung dalawa si Ray sa kasukuya. Talagang nilip ko sila ng milk tea sa Warma. Kasi siyempre, talagang ano, sayang nga na nung pinagluto. Sayang nung sabi ni Ray, magluto ako ng adobong paa. Sayang hindi niya natikman. Kasi hindi siya kumakain ito ng adobong paa. Sayang. Sayang naman hindi ko pinagluto si Kuya. No? Kasi dapat pagluto ko siya ng adobong manok or baboy. Kaso, bigla na lang siya may sa computer siya bago ako naoperahan. So guys, hindi ko makalimutan yung ginawa ni Kuya Bert. Nung natapilok ako, minamasahin niya pa ako. Tapos, kapag natanong niya na magaling na ba yung paa mo, opo kuya, sabi niya, next time mag-iingat ka, sabi niya sa akin. Tapos inooperahan na ako, sabi ko, kuya, natatakot ako mo-operahan. Alam mo, sabi niya, huwag daw ako matakot daw at magdasal daw ako sa itaas. Yun, ginawa ko yung payo niya na magdasal ako, mataong na. So, ang huling kita namin ni Kuya Bert no October 27 yung binyag ni Tala. Ante, yung birthday ni Tala, yun ang huling kita namin. January 19, pwesta nun yun. So, guys, talagang masakit talaga mawala ng pupigan. Kailangan mahalin sila yung pinakapatid. Ngayon, parang hindi ako sanay sa Christmas na wala na si Kuya. Wala na mga ngamusta sa Messenger. Wala na mag-like sa post mo. Wala na mag-like sa profile picture. Wala mo ba? Talagang magpapapulit niya talaga ang milty talaga. So sabi ko kay Kuya, kapag nandito kayo sa Manila kayo ni Ray, kakain tayo ng milty. Kain tayo sa Warma. Pinapangako ko sa kanya talaga. Kaso, ini mo na kami. Nang ganun-ganun lang, kasalam namin, nabiglaan na lang pagkamatay niya. So, namatay siya is August 30, 2020. Yan yung pinakamasakit na balita na nangyari sa akin. Nasabi ng mga trabaho ko na wala na daw si Kuya. Una, hindi talaga ako makapaniwala. Nung nagpunta yung kapatid niya si Michael, ayun doon ako niniwala na pinusgay mo na sa morgue ni Kuya. Nung makita ko yung picture ni Kuya sa morgue, parang sakit. Nung makita na nakahiga siya sa morgue, parang gano'n. So, siyempre kailangan ko, parang ang sakasap na kagawin ko puso na makita mo yung picture mo na sa morgue na tapos nung makita mo na yung mo na sa kabaong na parang ang kahit. So, ito yung happiness na hindi ko talaga makakalimutan. Nung nag-trip kami, sabay kami mag-lunch, nasa Kuya Bert panatawa yan, lagi namin niloloko si Ray. Ayun yung nakakamiss siyang tumawa, nakakamiss siyang ka-video call, kami ni Ray, ako, Kuya Bert, apat kami. Buti na lang nag-reset po yung picture namin sa video ko namin. So, sakit talaga yung mawala ka ng kaibigan. So, napaka-very strong ko naman talaga. So, kailangan na. So, kasi para ang hirap panimutan si Kuya. Sige, magaling na si Kuya Bert. Pala kaibigan, pala kumusta.
Panoorin nyo na lang yung picture namin. Kaya, ito na po. Stay and I will grow.